Si play-in champion Patrick Beverley nasa Bulls na ngayon matapos ngang ma-report noong nakaraan na ang Miami at Clippers ay meron ding interes sa kanya. Pero ang backstory doon, yung Golden State nag-offer din dito kay Beverley, kaso tinorn down niya. Kahit sa interview, sinabi ni Beverley na sa pagitan na lang ng Bulls at Golden State yung pamimilian niya. At dito nga niya pinili ang kanyang hometown na Chicago, Illinois, kung saan naging legend pa siya nung high school. At kailangan din kasi ng Bulls yung point guard na merong angas katulad ni Patrick Beverley, at kung madedefend niya pa ang kanyang play-in championship. Samantalang ang Miami Heat naman nagpalaki ng lineup dahil kinuha nila si Cody Seller. Marami mga fans ang nagustuhan ng report na yon dahil matagal na sila nag-aabang ng isang big man talaga. Kasi si Adebayo number 4 position talaga, na nagkakaproblema nga ang Miami sa playoffs kapag meron sila nakakatapat na merong legit big man. Kung ang Bulls ay merong Alex Caruso, ang Lakers naman ay merong Caruso with hair. Ito naman yung tatay ni Caruso. So galing yan sa isang comment ng isang fan dati, 2 years ago pa. Yun nga lang, matagal na rin hindi nakakapaglaro sa NBA si Cody Seller, na last season ang team niya ay Portland, na meron siyang 27 games at nasa 5 points at 4 rebounds per game. Sa rotation ng bigs, at least ma-adjust. Sa report, pagsasabayin pa si Adebayo at si Kevin Love sa frontcourt. Sa February 25 versus Bucks, malalaman kung ganun nga ba magiging plano ng Miami Heat. Kung saan pa si Giannis ay merong injury sa kamay at inaantay lang na mawala yung nararamdaman niyang sakit bago ulit i-re-evaluate at makalaro. Minor injury lang yung nakuha talaga ni Giannis. Ayon yun sa report. So balitang-balita naman ngayon na si Russell Westbrook napunta na sa Clippers, pero meron kasing backstory yan. Nang 2019 offseason, nagkaroon na kasi talaga ng plano si Westbrook na bumalik ng Los Angeles or sa California dahil nga sa kanyang pamilya. Nang taon din na yon ay free agent si Kawhi, galing siya sa championship sa Toronto. Tinatawagan di umano ni Westbrook si Kawhi noong mga panahon na yon para makipag-team up sa Clippers. Pero hindi sinasagot ni Kawhi ang mga tawag ni Westbrook, or sabihin nating dinededma niya. Dahil nga hindi natuloy si Kawhi sa Lakers noon, dahil nga meron nakialam di umano sa mga report, ay nakipag-team up siya kay Paul George. Siya yung gusto niyang makaka-teammate. Doon nagkahiwalay si Westbrook at si PG sa OKC. Steady pa rin ang karir ngayon ni PG, samantalang si Westbrook sa 5 taong supermax contract niya, kung bibilangin natin, ay nakalimang taon pa rin. Pasok pa rin dito yung Jazz, kasi nga sila yung nag-buyout. Ayon pa kay Skip Bayless, hindi siya makapaniwalang masaya si Kawhi na nakuha nila si Westbrook kahit nga dinedma siya noong mga nakaraang taon. Pero base sa report, nagkaroon ng tampering este meeting pala si PG, Kawhi at si Westbrook bago siya mag-agree na pumunta ng Clippers. Gusto niya malaman kung fully on board si Kawhi sa kanya. Ang isang particular reason na binanggit nga sa isang article kung bakit naging okay si Kawhi na makuha nga si Westbrook ng Clippers, dahil nga dun sa last episode ko nung nagkasama si PG at si Westbrook, yun din ang best season or best performance ni Paul George kapag kasama niya si Westbrook. Expected ni Kawhi ganun ang posible mangyari. So mali pala yung hula ko last episode, nakala ko Miami mapupunta si Westbrook. Pero hindi ganun kasimple yung ginawa ng Clippers ngayon. Kasi nga kailangan nila magbayad ngayon ng tax. Doon kasi nakasalalay din ang future ni Russell Westbrook kung sulit ba ang ibabayad sa kanya. Kahit sabihin pa nating bilyonaryo ang may-ari ng team. Sa nasusulat ay eligible si Westbrook sa $2.7 million mula sa Clippers, at dahil 2 months na lang ang natitira sa regular season, prorated ang kontrata na yon. Meaning kung anong numbers ng games ang natitira, yun din ang makukuha ni Westbrook, at sa report nasa $800,000. Pero yung contract niya, ang range ay nasa $2.7 million. Doon din bababa ang value ni Westbrook pagdating ng free agency market. Base naman kay LeBron sa isang interview ng All-Star Weekend, 2 sunod na taon na hindi makapasok sa playoffs, wala sa kanyang DNA. Di natin alam. Base kasi sa ESPN Power Ranking,
tumaas ang percentage ng Lakers na makakapasok sila sa playoffs. Ngayon, nasa 64% na ang probability as of February 21. Ito nga ay base sa naging move ng Lakers nung trade deadline. Ang Lakers din ay merong 2-1 record since nung meron nga mga napalitan sa kanilang players. Ngayon, sinasabing 15 out of 23 games ang kailangan nila maipanalo para makapasok sa play-ins, na meron silang total nun kung sakali na 42 wins. Ang unang makakatapat ng Lakers ay Golden State. Ito nga ay after ng All-Star break. Tabla sila sa 1-1 sa series February 24. Tapos meron pa sila sa March 6. Si LeBron merong injury sa kamay, pero base naman sa report, okay naman siya. Kaso ang problema, yung heavy minutes na posible makuha pa rin ni LeBron hanggang dulo, dahil nga meron siyang injury sa paa. So bago natin tingnan yung 23 games pang natitira ng Lakers, meron kasi silang disadvantage dahil nga sa 2-9 record nila sa kanilang division. So meaning nun, meron agad pwedeng makalusot sa tiebreaker, pero saka pa yan kapag meron talagang nagtabla. Pero tingnan muna natin yung schedule. Sa 23 games ng Lakers, 16 games ang kailangan nilang maipanalo doon. Ito yung mga teams sa West. Meron doon mga tiebreaker. Yung ibang top teams, gaya din ng Memphis, Dallas, Suns at Clippers, na sa April 6 magtatapat naman sila. Posible makalaro doon si Westbrook. So hindi ko sinama sa bilang yung Rockets at yung ibang mga teams sa East. Meron din tatlong set ng back-to-back games itong Lakers, pero magkakalayo naman yun. Masasabing mahirap na schedule sa Lakers ay yung first week sa pagbabalik ulit ng NBA. Meron tatlong games kasi sa road doon. Pero mula naman March 4 hanggang March 27, meron silang 10 home court games na kailangan din nilang makuha lahat yun. Technically, ang Lakers ang merong may pinakamadaling schedule sa ngayon. Yung kalaban ang hindi ko lang sigurado. So lilinawin ko, yung schedule lang ang pinagbasihan ko. Kasi yung 15 games na kailangan nilang ipanalo, understatement kasi yun. Dahil nga yung nasa task nila, mas mahirap yung schedule. Depende pa sa kalaban nila. Pwede nyo din i-check sa ESPN schedule. Yung Portland, Jazz, OKC, Warriors, Minnesota, New Orleans at kahit yung Dallas na nasa taas ng Lakers, kalat yung kanilang mga schedule. Ibig sabihin, meron silang road games tapos susundan ng home game. Ang dalawang nakita ko diyang meron pinakamahirap na schedule, yung Utah at yung Portland. Meron silang at least 5 or 6 na road games agad. Hindi katulad ng Lakers na meron silang dalawang set ng 5 games sa kanilang home court. 10 agad yung advantage na yon. Pero kung titingnan mo yung last season sa second part din, after nga ng All-Star break ay dikit-dikit yung standing dito sa West. Ang Pelicans at San Antonio ay meron 36 at 34 wins. Kinulang lang ang Lakers last season ng dalawang panalo dahil nga meron tiebreaker. Yung 15 games na sinasabing kailangan panalo ay nakadepende yon kung saan team sila matatalo at saan team din sila mananalo dahil nga sa tiebreaker. At sa ngayon, ang Lakers ay 4 games behind sa OKC na nasa number 10 ngayon na meron pang natitirang 25 games. Sabi nga ni LeBron, ito yung 23 games na pinaka-importante para sa kanyang karir sa ngayon. Pero ang statement talaga doon, hindi yung 15 games. Huwag silang tatabla sa mga teams na meron silang tiebreaker. Dahil nga yung Portland, kung sakaling magtabla sila, ay nasa Portland yung edge. Dahil mas malaki ang panalo nila sa kanilang division. So mas magandang, mas lamang sila sa panalo kaysa tumabla or umasa sila sa tiebreaker.